siya welcome eh. Ikaw lang ba ang anak dito? Para ikaw lang ang mag-decide kung tatanggapin siya dito o hindi? Si Ate Mel nagmana sa inyo. Pareho kayong manluloko na asawa! Pasensya na po, pero mukhang hindi ko na po kayong masyadong mabibisita dito. O, hindi ba kaya ka na naman nakalabas dito dahil pinansahan ka? Inurong na po ni Ma'am Charito yung kaso nila sa akin. Away ng magkapatid lang yan, kaya dapat kinakalimutan niya kagad. Baka sigilit pa rin siya sa akin. Ganda-ganda mo, tapos nakasimangot ka dyan. Wala naman kasi naghahanap sa akin sa bahay. Ako, hahanapin kita. Hindi biro yun. Eh, ano ba kasing ideal man mo, yung asawa ng ate mo? Pasensya ka na sa nagawa ko sa'yo. Siguro huwag mo na muna tayo mag-usap. Hindi ko na uulitin yun. Hindi ko na rin ipipilit sa'yo si Daddy kung hindi ka pa rin handa. Hello? Ano na ba pecha ngayon, Eman? Ano na ginagawa mo? Ako ba'y naasikaso mo pa? Ako ba, gusto mo bang makalaya pa dito o ano? Pao, ano sabi ni Nanay Cedric? Kami masyado magkaintindihan at maingay dun sa kulungan eh. Wala ka kasing kalambing-lambing sa anak mo, kaya ayan, iniiwan ka na lang. Sana pala hindi na ako umuwi. Marin? Total, bale, wala naman ako sa bahay na to. Alis na lang ako. Ako na lang muna kakausap sa kanya. Sigurado ako mahal ka rin ni Maylin. Naghahanap lang yun ng tamang tiyempo. Kailangan lang natin maghintay. Ayaw nga kita makita eh. Pag nakikita kita, nahihirapan yung nararamdaman ko para sa'yo. Meron pong lalaking katulad. Uy! Ikaw mo. Kasama, nag-aaway pa kayo. Ayaw po ipahiram ni ate yung bago niyang dal. Palagi na lang po siya may bagong dal. Sabi niya kasi sa kanya daw to eh, akin to eh. O kahit na hindi tama nag-aaway kayong dalawa, magkapatid kayo. Dapat sa inyong dalawa nagsishare. Mag-sorry kayo sa isa't isa. Sige na, Ningning. Sorry po, ate. Sorry din. Basta Ningning, next time, pag gusto mong hiramin ang doll ni ate, magpapaalam ka, okay? Okay. Kuya, ano ka? Kuya, sorry. Kuya, hindi ko sinasadya. Hindi ko kasi napigilan yung nararamdaman ko, kuya. Kaya man bahala kita. Ano yung sinasabi mo? Ha? Asawa ako ng kapatid mo. Yun nga, kuya eh. Asawa ka ni ate. Pero minahal pa rin kita. Ito talaga yung nararamdaman ko eh. Sinubukan kong pigilan. Kaya kung umiiwas sa'yo, hindi ko naman ina-expect na mamahalin mo rin ako kasi mahal na mahal mo si Ate Mel. Pero huwag ka sana umiwas sa akin. Sana huwag kang mailang, kuya, kasi ikaw lang yung kakampi ko. Ikaw lang yung nakaintindi sa akin. Kuya, anong gagawin ko? Kuya. Ngayong nandito na tayo sa bahay, gusto ko mangyari, kalimutan mo tong nangyari na to. Naintindihan mo, huwag mong sasabihin kahit kanino. Pwede ba? Kalimutan mo na yung nararamdaman mo para sa akin. Ha? Malinaw ba yun? Sige na. Good morning. Halika na, makikain na tayo. Oh, aalis ka na naman? Saan ka pupunta? Nakahanap na kasi yung friend ko na malilipatan ko na malapit sa pastry shop. Kailangan ko lang ayusin yung mga gamit ko. Magre-renta lang muna ako. Teka,
Wala naman nagpapaalis sa'yo dito eh. Nag-ausap na kami ni Mama. Napag-usapan na namin na hindi na namin ipipilit sa'yo si Daddy kung ayaw mo talaga. Hindi naman tungkol sa kanya to eh. Gusto ko na lang munang lumayo dito. Bakit? Anong problema? Sabihin mo sa akin anong problema. May hindi mo naman kailangan umalis eh. Gusto ko bumalik tayo sa dati. Yung walang sekreto, yung masaya lang tayo. Pwede ba yun? Ate, gusto ko rin naman bumalik yung dati. Pero kasi nagbago ng lahat eh. Nagbago na ako. Naging masama ako sa inyong lahat. Naging masama ako lalong-lalo na sa'yo. Sinasayang na meron pong lalaking katulad. Ay. Lilipat na daw siya ng bahay. Desisyon niya yan eh. Ayaman na muna siya. Bakit naman ngayon pa? Kung kailan gusto ko nang maayos ang lahat. Wala ba siyang nasasabi sa'yo? Nakukwento kagabi? Tungkol lang doon sa daddy niyo. Eh, hindi na naman yung issue sa kanya eh. Alam ko may ibang problema, ayaw niya lang sabihin. Eh kaya baka gusto niyo umalis. Baka gusto niyo muna mag-isip-isip. At itama yung sarili niya. Papaw, gusto mo rin ba siyang umalis? Baka lang mas makakatulong sa kanya yun. Kaya hayaan mo na muna siguro siya. Sige, kumain ka na muna. Kaya na, ready na kayo? Ay, Papa. Ingat po na. Ingat po. Sige. Papa, kain ka na muna. Alis na kami. Sige. Ingat. Bye. Sige na. Sige na. Ready na ikaw? Gumaganda na yung CBC results ni Aaliyah. So, ibig sabihin, responsive siya dun sa BMT niya. Salamat naman po, Doc. Oh, basta kinakailangan, rest lang si Aaliyah. So, that's it. I'll just see you na lang sa next appointment ninyo. Salamat ho. Ako sana ho tuloy-tuloy na itong pagaling ni Aaliyah. Mukhang inaalagaan niyo naman yung bata ng maayos eh. Basta watch out lang tayo for infections, ha? Tsaka yung bleeding. Kahit yung gums lang yung nag-bleed, dalhin agad sa ospital. Tsaka iwasan din lumapit sa tao na hindi sanitized. Bawal na bawal siya lumapit sa tao may sakit. Kahit sipon lang, ha? Opo. Sige, Doc. Kami pong bahala. Gusto mo mag-celebrate tayo? Pagluto kita ng spaghetti? Opo. Mama, nag-aaway pa rin po ba kayo ni Tita Marlene? Bakit gusto niya pong umalis sa bahay? Bakit nga ba alis ang bahay yon? Hindi ko nga rin po alam, eh. Hindi pa po kami nagkakausap ng masinsinan. Ni ayaw nga akong samahan dito sa ospital eh. Sige, pupuntahan ko yung sinabi mo. May dinaanan lang kasi ako dito sa bahay eh, kaya naiwan ko kasi. Mylene. Sige, bye. Wala ho dito si Mama tsaka si Ate. Pwede na ho kayong umalis. Ikaw talaga sinadya ako dito. Gusto sana kitang makausap tungkol sa nakita ko kagabi. Nakita niyo kagabi? Mylene, nakita kong lasing ka. At nakita ko kung anong ginawa mo sa asawa ng kapatid mo. Ano ho ba yung sinasabi niyo? Mylene, nakita kong hinalikan mo si Eman. May gusto ka ba sa kanya? Wala ko akong gusto kay Kuya Eman. Tsaka lasing ako kagabi. Anak, hindi yun ang nakita ko. Nakita kong hinilikan mo siya. Mahal mo ba siya? Ano?
paano naman nagkagusto sa'yo si Mylene? Sinabi mo ba kay Mel na hinalikan ka ni Mylene? Di ko pa sinasabi, Tito. Sigurado mag-aaway yung magkapatid. Buti nga't nagkusang loob na lang si Mylene na umalis eh. Dahil ang hirap naman nun kung magkakasama kami sa bahay at may tinatago kami kay Melanie. Eh tama yun. Tama nga na hindi mo sinabi kay Mel yun. Lalaking gulo pa yan. Pero paano umabot sa ganun? Baka naman nagbigay ka ng motibo kay Mylene, ha? Hindi, Tito. Huh? Hindi ho, kapatid ho ang turing ko sa kanya. Minsan, naglalabas siya ng sama ng loob, pero hanggang dun lang. Hindi ganun yung tingin ko sa kanya. Kaya habang nandito pa yung hipag mo, mag-ingat ka sa pakikitungo mo sa kanya. Parang normal ka lang. Mahirap na. Magkapatid yan eh. Ito ang si Melanie. Gustong laging kasama si Mylene at gustong bumawi. Kung kailan naman natapos yung problema kay Dean, itong problema naman kay Mylene yung dumating. Ay, ganyan talaga ang problema ng mga pogi tulad natin eh. Ito talaga oh. Problema na yung tao. Ayos din yan. Bakit mo pinabayaan ang sarili mo na magkaroon ng ganyang feelings para sa kanya? Pinigilan ko naman eh. Sinubukan kong lumayo. Pero ito kasi ninaramdaman ko eh. Alam niyo ba kung gaano ka guilty ngayon kay ate? At saka nandun pala kayo kagabi pero hindi man lang kayo nagpakita. Para ano? Para mapahiya ako ngayon sa inyo? Anong gusto mong gawin ko? Lapitan ko kayo at konsentihin ka? At lalong hindi ko naman pwedeng sabihin si Eman. Dahil mapapahiya ka. Huwag ko kayong mag-alala kasi hindi na naman mauulit yun eh. Wala akong balak agawin si Kuya Eman kay ate kung yun man yung iniisip nyo. O baka naman gagamitin nyo itong pang-blackmail para saan para tanggapin ko kayo. Hindi ako ganyan kasamang ama, Mylene, para gawin yan sa'yo. Iniwan na kita noon. Ayoko na madagdagan pa ang mga kasalanan ko sa'yo. Kaya nga, huwag nyo na lang ako pangaralan. Umalis na lang kayo. Ang dami na hong problema ni ate. Ayoko nang dumagdag pa. Mylene, mas mag-aaway kayo ng ate mo kung sa ibang tao niyo marinig. Kaya sana ikaw na magkusa at umamin ka sa kanya. Magalit man siya, patatawarin ka niya dahil mahal ka niya. Mabait ang ate mo. Huwag niyo nga akong tulad sa inyo. Kasi hindi naman ako nang iwan ng pamilya. Nang iwan ng asawa at naghanap ng kabit. Mylene. Dad, ano to? Nag-aaway na naman kayo? Ano sinasabi niyo dyan kay Mylene? Pumunta lang ako dito para kausapin siya. Dahil ayoko nang naglalasing siya ulit. Malaki na siya, kaya't alam niya na kung anong dapat niyang gawin. Pinalaki siyang matino ng mama mo para hindi siya matulad sa akin. Pasensya na kayo, Dad. Pero sa tingin ko, dapat hindi na kayo pumupunta dito para wala na munang gulo. Tsaka para rin hindi na kayo masaktan. Okay na. Let's go. May, pasensya mo na si Daddy. Alam mo naman yun. Mapilit yun eh, kasi gustong-gusto niyang makuha yung loob mo. Tsaka mahal na mahal ka nun. Halika na, pasok na lang tayo sa loob. Samahan mo ako magluto. Magsiselebrate tayo. Halika na. Iniwan ko muna si Munding kay Dean at kay Mama kasi marami pa silang tanong sa doktor eh. Pero umu-okay na rin si Munding. Sumisigla na ulit. Mas mag-aaway kayo ng ate mo kung sa ibang tao niyo marinig. Kaya sana ikaw na magkusa at umamin ka sa kanya. Okay.
Galit ka pa ba kay Daddy? Hindi na, ate. Nakahanap na rin pala ako ng lilipatan. Tutulungan lang kita dito, tapos aalis na rin ako. Teka, bakit naman nagmamadali kang umalis? Magsa-celebrate pa tayo, di ba? Pagkalabas ni Munding. Huwag ka mag-alala. Promise ko sa'yo, hindi ko papapuntahin si Daddy. Tayo-tayo lang nila, Eman. Ay, teka. May bibigay ako sa'yo. Ate, favorite mo to, di ba? Ba't mo binibigay sa akin? Uy, bakit? Eh, di ba, matagal mo nang hinihingi yan sa akin? Tsaka, May, peace offering ko yan sa'yo. Mylene, pwede ba? Pwede bang bumalik na tayo sa dati? Sabihin mo na lang sa akin lahat ng mga pinagdadaanan mo, lahat ng problema mo. Mylene, kapatid mo ako. Kung meron mang makakaintindi sa'yo, walang iba kundi ako yun. Sorry, hindi ko ito matatanggap. May, bakit naman? Mylene. Swerte tong bracelet na to sa akin. Suot-suot ko to nung una kong nakilala si Eman. Malay mo, pag sinuot mo to, makita mo na rin yung Eman ng buhay mo, di ba? Totoo bang sinabi mo? Nakita mong hinalikan ni Mylene si Eman? Hindi rin ako makapaniwala, pero nakita ko. Mukhang may gusto ang bunso nating anak kay Eman. Kaya naman pala gusto niyang umalis? Kakausapin ko ngayon batang yan? Wag, wag. Hindi ko sinabi to sa'yo para pagalitan mo ang bata. Kailangan intindihin mo siya. Gusto ko ikaw maging sandala niya dahil alam ko pag nalaman ni Melanie ang lahat, magkakagulo silang dalawa at kilala kita. Kakampihan mo na naman si Melanie. Mali-left out na naman si Mylene. Mas gusto kong sa'yo siya tatakbo. Lalo na sa mga ganitong pagkakataon. Hindi na to dapat malaman ni Mel. Tayo lang naman ang nakakaalam eh. At alam ko hindi magsasalita sa Eman. Pero kailangan malaman ni Melanie ang lahat. At kailangan kay Mylene mismo manggaling yun. At aalis ako. Sandali. Mylene, ano ang problema? Bakit ka ba nagkakaganyan? Ate, hindi kasi ako deserving. Hindi ako deserving na tumirit pa dito sa bahay. Hindi ako deserving sa regalo mo. Hindi ako deserving na maging kapatid mo kasi ang dami kong kasalanan sa'yo. Mylene, sobra ka. Bakit mo sinasabing hindi ka deserving? Ano ka ba? Mahal kita. Tsaka... kung meron man maraming nagawang mali, ako yun. Marami akong nasaktang tao. Ate, kasalanan talaga ako sa'yo. I'm sorry. I'm sorry, ate. Ano ba yun? Ano yun, Mylene? Sabihin mo sa akin, ano yun? Mylene, nag-aalala na ako sa'yo. Ano yun? Ano yun? Mahal ko si Kuya Eman. Kahalikan ko siya. Ate, promise, hindi ko na... Sisisihan niya na yun. Huwag na natin itong palakihin. Ate, ako yung
may kasalanan. Ako yung lumapit. Umiwas sa akin si Kuya Eman. Naturally, iwas sa iyo ang asawa ko. Dahil naniniwala ako na hindi ako lolokohin ni Eman. At ikaw, Maylene, bakit mong ginawa sa akin to? Anong dahilan? Gusto mo ahasin ang asawa ko? Ganun? Ganun ba, Maylene? Ate, hindi. Hindi ko gagawin yun sa'yo. Hindi ko gagawin sa'yo. Sorry, ate. Ang kapal ng mukha mong magalit kay Daddy dahil nanloko siya. Tapos ikaw gagawin mo rin yun sa'kin. Maylene, kapatid mo ako! Mahal na mahal kita! Sinubukan kitang intindihin lahat ginawa ko para sa'yo! Tapos ganito gagawin mo sa'kin! Wala ka namang natitirang kahihiyan! Wala ka bang delikadesa! Wala ka namang ibang lalaki magkakagusto sa'yo! Kaya asawa ko na lang! At hindi ko talaga sinasadyang mahulog ang loob mo kay Kuya Eman. Kaya nihirapan ako kasi alam kong maling-mali. At ayaw ko itang saktan. Pero kasi ito yung nararamdaman ko eh. Hindi ko alam kung paano ko aalisin, kaya gusto ko na lang lumayo. O tama yun! Umalis ka na lang dito! Mabuti naman meron ka pang konting delikadesa! Ate! Maylene, hayaan mo na muna yung ate mo. Sigurado magkakaayos rin kayo niyan. Kuya, ikaw may napatawan mo na ako. Huwag naisipin yan. Tapos na yun. Kinalimutan ko na. Si Tita Maylene. Nami-miss ko kayo. Palagyan sana alagaan ang isa't isa. Pag lumaki na kayo, huwag kayong gagawa ng kahit na anong ikakasama ng loob ng isa't isa. Pero kung hindi may iwasan, isipin nyo na sisters pa rin kayo. Kayong dalawa na yung magtutulungan. I'm sorry. Alam ko na nangyari. Gusto mo kausapin ko Ate Mel mo? Huwag naman. Okay lang. I miss ko kayo. Anong problema? Sabihin mo sa akin anong problema. May hindi mo naman kailangan umalis eh. Gusto ko bumalik tayo sa dati.
Yung walang sikreto, yung masaya lang tayo. Pwede ba yun? Maylin. Ano, masaya na ba kayo? Ginawa ko yung sinabi niyo. Kaya ito, mag-isa na lang ako. Alam niyo, dati sabi ko sa sarili ko, hinding-hindi ako magiging katulad mo. Pero ngayon na lang tayo pinagkaiba. Mag-isa na lang ako. Maylin, alam kong hindi mo sinasadyang makasakit ng loob. Sa pamilya natin, ako ang masama. Dahil pinili kong talikuran kayo. Pero natutuwa pa rin ako dahil ginawa mo ang tama kahit mahirap para sa'yo. I'm proud of you, anak. Dahil hindi ka naging barupo katulad ko. Alam ko, naistorbo kita. Kaya alis na ako. Anak, gusto ko lang malaman mo na hindi ka nag-iisa. Nandito ang daddy para sa'yo. Anak, mahal kita. Very much. Daddy. Daddy, I'm sorry. I'm sorry, anak. Salamat. Nandito kami ngayon ni Ningning sa school clinic. Eh, sinisip po ni, tsaka may lagnat. Nako, hindi pwedeng may kasama si Munding na may sakit. Pwede kong dalhin si Ali dun sa bahay ni Mama. Si Ningning naman, pwedeng dito na lang. Para hindi naman kawawa yung bata no, kung saan-saan pa mapupunta. Ah, medyo kasama rin yung pakiramdam ko eh. Mabuti ba, lumabas ka na mo. Baka mahawa ka rin sa akin. Mamaya, wala na makapunta sa birthday ni Munding bukas. Salamat po, Daddy! Best birthday ever! Grabe kang magselos sa kanya kaya noon. Mabuti naman eh, maayos na ang relasyon ninyo ni Dean. Eh man. Hindi ka dapat magduda. Pare, isipin mo, ginagamit lang ayong anak mo eh. Para may eskuran si Millie. Makinig ka sa akin. Mahirap ulit maiputan nung Dean na yun.